So ayun guys, what's up? Good afternoon sa inyong lahat. So for today's video, pupunta tayo ng Pansol. Ayan, mag-outing kami or magre-reunion ng mga college classmates ko dun sa Pansol, Laguna. Which is alam naman natin na yun yung pambansang outingan dito sa Metro Manila. Yung mga mag-outing dito sa Metro Manila, yung mga opisina, mga ganun, sa Pansol lagi yan, sa Laguna pumupunta. Ayun guys, ang oras natin 2:51 PM. Tapos ngayon ay June 15, 2024. So bago tayo pumunta ng Pansol ay susunduin ko muna yung aking jowa dun sa may South Signal Village sa Taguig. Medyo out of way siya, pero hindi naman ganun kalayuan kasi e-service road pa rin naman yung daan. So hindi naman siya ganun ma-out of way. Ayan. Sana nga lang hindi traffic, no? Kasi kadalasan traffic sa e-service road eh. Kahit pa sabihin mong weekend, kadalasan traffic dun sa e-service road. So ito pala yung trip to ko. I-reset ko siya ng 0 kilometers itong aking trip to, para tignan natin kung ilang kilometro ba yung makakover natin magmula dito sa may Manila hanggang papunta ng Pansol. So yung Pansol na pupuntahan namin is budget meal lang naman. Hindi naman siya ganun kamahal. And okay na rin naman yung mga amenities niya. Meron namang mga karaoke, swimming pool. Isa rin siya sa halagang 10,000 lang. Kaya sulit na sulit talaga. Ayan, at binabaybay natin tong SLX. Pag pumunta ka dyan sa may kanan, sa may overpass dyan, entry yan ng Skyway. Pwedeng pa SLX, pwedeng pa na IA. Ayan. So pag pupunta ka dyan, pwede kang makarating ng mga NAIA Terminal 1 or 2, mga ganun. So kapag pumupunta ako dyan sa NAIA Terminal 2, dyan kami pupasok sa Skyway na yan. So yung toll gate lang naman dyan guys is 45 pesos magmula dyan hanggang dun sa may NAIA Terminal 2. At ayan guys, Dalawa yung pwede ating kananan dito. Pwede dito sa may Villamor or pwede naman dun sa may West Service Road. Pero dun ako kakanan sa may West Service Road. Mas mabilis ang biyahe natin pag dun tayo kumanan. Ayan. Dito guys, sa mga nagmumotor tapos hindi ganong pamilyar dito sa kalsadang to, ingat lang kasi maraming nahuhuli dito. Dumedire-diretso sila dyan. Eh, toll gate na ng SLX yan pag dumire-diretso ka. Kaya kailangan kumanan ka dito sa may rampang ito. Uy, nakakatakot tong truck. Daming truck ngayon guys. Ito yata yung oras nila para lumabas. At eto na nga guys yung traffic. Grabe ang traffic dito. Sa may bahagi pa rin to ng ano eh. Bahagi pa rin siya ng Loton. Grabing traffic guys. Kung titignan nyo dun sa may taas, sa may Skyway, traffic din oh. Sa Skyway, slow moving yung mga vehicles. So hindi ko alam kung hanggang saan tong traffic na to. Ayun, doon tayo pupunta guys, dyan sa may ano na yan. Dyan tayo pupunta. Sa may kalsada na yan, tapos kakaliwa tayo doon. So, e-service road na yan guys. Uy, shoutout kay Pops na nasa unahan natin, itong motor sa unahan natin. Iglesia rin pala siya. May sticker siya ng Iglesia ni Cristo. Shoutout sa'yo, Pops.
shout out sa mga kapatid dyan, sa mga Iglesia ni Cristo. Mabuhay. Ayan, at official na tayong nasa City of Taguig. Dito na tayo ngayon sa may East Service Road. Papunta tayo ng FTI. Ayan. Ayan guys, itong nasa kaliwa natin, ito ay Testa. Dito na matatagpuan sa Taguig City, dito sa East Service Road. Ayun guys, andito naman tayo ngayon sa may paglipo papuntang C5. Ayan guys. So pag lumiko ka dyan, papunta yan ng C5. Or yan na mismo yung C5. Tapos dito naman po sa ating kaliwa, may kita rin po natin ng hospital. Hospital ng Taguig. Ayun guys, at andito na nga tayo ngayon sa TUP Taguig. Sa ating kaliwa, yung eskwelahan ng TUP dito sa Taguig. Although yung main branch niya is sa Manila, TUP Manila. Dun sa may UN Avenue. Bababa ka ng LRT sa UN Avenue para marating mo yung TUP Manila. At ayun guys, kakaliwa na nga tayo dito ngayon sa Arca. Ayan. Dito sa Arca. Pwede na rin namang kumaliwa tayo dun sa susunod na kaliwaan dun. Kaso nga, mas gusto kong bumiyahe dito. Kasi tignan mo kahit papaano, merong puno. May mga puno-puno kahit short distance lang. Tapos yung unahan kasi nito is park. Sariwang hangin yung malalanghap mo. Although syempre meron pa rin pollution kasi may mga dumadaan pa rin sasakyan, pero less pollution kasi merong mga puno, ganun. Ito yung rotonda ng Arca South. Dito rin yung terminal guys ng FTI. Ayan, pag kumaliwa ka dyan, yung mga dinadaanan ng jeep. Ayan, dyan rin ako bumibili ng kwek-kwek sa terminal na yan. Ayan guys, dito naman tayo dadaan. So yung tagos na ito guys is yung SM. Yung SM at katabi ng Pure Gold ang tagos na ito. So dito kapag pumunta ka dito ng umaga o di kaya ng pahapon na yung mga hindi na mainit, maraming nagja-jogging dito guys. Tsaka strictly implemented nila dito guys yung bawal kang dumaan dito nang hindi ka naka-helmet. Kahit pa naka-bike ka lang guys. Naranasan ko yun dati, yung dumaan ako dito na naka-bike lang ako. Hinanapan ako ng helmet. So ang ginawa ko, magmula dun sa may entrance is inakay ko na lang yung bike ko. Naglakad ako kasi bawal mong sakyan yung bike mo pag wala kang helmet. So mas lalo sa motor guys. Bawal kang gumamit ng kalsada dito kapag wala kang helmet. Ayun guys, parang feel ko kasi nasa probinsya ako pag dumadaan ako dito. Kasi walang gaanong sasakyan. Tapos yan, may mga puno-puno sa mga paligid. Kaya gustong-gusto kong dumaan dito. At ayan guys, ito na yung dulo nun. Nung park, ito na yung dulo niya. So itong kanto na to, SM na to. Ayan, dito SM na. Tapos yung sa unahan niya, yung katabi niya is Pure Gold. Kapag mga paggabi na guys, sobrang traffic dito. Magmula dun sa pagkanan dun sa SM hanggang dun sa may Jollibee, siguro aabutin ka ng mga 10 minuto kahit nakamotor ka pa.
or baka nga 20 minutes pa minsan eh. Kaya kapag gabi na, doon ako dumadaan sa isang daanan, yung sinasabi ko kanina na didiretsuhin pa bago ko maliwa. Doon ako dumadaan kapag paggabi na, dahil ito talagang occupied to. Ayan, ito na guys yung sinasabi ko na Pure Gold FTI. Ayan, tapos yung dulo na itong kalsada na to, yung intersection yan sa unahan, andun yung Jollibee Triumph. Hello guys, at yun nga, nasundo na nga natin ang aking jowa. So papunta na tayo sa Pansol. Pero bago yun, magpapagas muna tayo. Kasi tignan nyo ang aking fuel gauge, 1 bar na lang. Kailangan na talagang magpagas, hindi na ito aabot dun sa Pansol, which is approximately 50 kilometers or sabi natin 45 to 50 kilometers buhat dito sa ating kinalalagyan ngayon. At yun nga guys, so andito tayo ngayon sa Petron FTI. Papagas muna tayo para tuloy-tuloy na yung biyahe natin mamaya. Para hindi na tayo pahinto-hinto kapag bumabiyahe. XCS boss, full tank. Ano, 63.9, ano. At ayun guys, so nakapagpa full tank na nga tayo dito sa Petron, dito sa may tapat ng Pure Gold FTI. So ire-reset lang natin tong average fuel consumption niya. Ganun kasi talaga ako guys, pag nakapa full tank, nire-reset ko yung average fuel consumption. Tsaka yung trip 1. Ayan, reset natin yung trip 1. Pero itong trip 2 hindi natin nire-reset. Ito pa rin yung kanina, 7.9 kilometers mula nung nireset natin kanina dun sa may SLX parte. Ito pa rin yun, so hindi natin yan nare-reset. So yun lang guys, tara, punta na tayo sa Pansol. So ayun guys, binabaybay ulit natin itong Arca. Itong sinasabi ko kanina na ang sarap sa pakiramdam kapag dumadaan dito, kasi ito ay isang park, tapos konti lang yung sasakyan, tapos may mga puno sa kapaligiran. Kaya ang sarap sa pakiramdam na dumadaan dito. Ayan, kung makikita po natin sa ating kanan, ito ang Sunshine Mall. Ayan, ang matagal ng mall dito sa Taguig, pero nananatili pa rin buhay ang Sunshine Mall. Kapag kumanan ka dyan, yan yung papunta ng Pasay, yung pinanggalingan natin kanina. So dito tayo papasok sa papuntang Paranaque, Las Piñas, Muntinlupa. Ayan, dito tayo papasok. So kakaliwa tayo dito, kasi bawal na rin naman talaga kumanan dito, so kaliwa lang. Medyo nakakatakot nga lang kumaliwa dun guys, kasi medyo hindi mo kita yung mga approaching na mga sasakyan. Kaya minsan nakakatakot kumaliwa dyan. Tapos dito guys, two-way na ulit to. Pagkalagpas mo dun sa may Arca, two-way na ulit. Kanina one-way yun eh. Ayan. So patuloy natin tong binabaybay, East Service Road. So what's up guys, dito na nga tayo sa may papuntang Bikutan, dito sa rotonda na ito. So pag kumaliwa ka dyan, papunta yan ng DOST, ng C6, pwede kang pumunta ng C6 dyan. Dyan ako dumadaan dati pag pupunta ako ng Binangonan. Nagsi-C6 ako, dyan ako kumakaliwa. So dito guys, subukan ko kung makakapag West Service Road tayo. Kasi dito sa may Tanyag, dun sa may Walter Mart, dyan sa East Service Road, napaka-traffic dyan eh. So subukan natin mag West Service Road. Sige.
Yeah, dito na nga lang tayo. Dito lang tayo sa e-service road, guys. Napa-stop tayo dun eh. Ayun, guys. 3:41 PM. Andito tayo ngayon sa may Walter Mart dito sa e-service road. Dito sa may parteng Tanyag. So, kung makikita natin, slow moving yung mga vehicles. So, medyo traffic talaga dito sa part na to. Pero pag doon naman sa una-unahan, pag nalagpasan mo na to, medyo okay-okay naman na. Hanggang doon sa may sukat. Ang mahirap nga lang dito, guys, kapag yung nasa unahan mo is truck, katulad yan, may truck sa unahan. So, hindi makaka-overtake basta-basta kahit pa yung motor. Kasi malapad yung kinakain na linya dito sa kalsada. Ayun, guys, ano na, kung makikita natin, no, ang traffic na nga dito sa mga e-service road. Tapos pag nagkaroon pa ng mga aksidente, yung pa mas lalo pang traffic to. Talagang halos wala nang galawan pag may aksidente dito. Medyo madalas pa namang may mga banggaan dito. Biro mo yung ganito nga traffic na, no, tapos nagka-aksidente or banggaan pa. Ayun ako. Ayun, mga idol, 3:49 PM. Andito tayo sa may sukat. 3:49 PM. So, after na itong sukat, mag-i-service road pa rin tayo. Kasi yun yung mas mabilis. Kapag west service road kasi, may iikutan ka pa eh. Kapag west service road, may iikutan ka pa. Na sa may alabang parte. Pag dito sa east service road, dire-diretso na lang. Kaya better na mag-east service road na dito after ng sukat. Okay, guys, andito pa rin tayo sa e-service road, no? Malapit na tayo sa Alabang. So, konting kilometro na lang yan. Mararating na natin ang Star Mall Alabang. And guys, so kung makikita nyo dito, talagang overtaken dito. Basta makita nilang maluwag. Overtake to the max dito. Ayan, oo. Diba? Ay, nanay, ba't dyan ka naglalakad? So, nagiging one way na to pagdating dito. Ayan. So, ayun, guys. 3:56 PM. Andito tayo sa may Star Mall Alabang. Ayun, guys, 4:01 PM. Andito tayo ngayon sa lokal ng Muntinlupa, sa Iglesia ni Cristo. Dito sa Muntinlupa. So, yung SM Muntinlupa, dyan pa yun sa unahan. Medyo malayo-layo pa. At yun, guys, 4:12 PM. Narating na rin natin tong SM Muntinlupa. Ayan. So, konting distansya na lang, mararating na rin natin yung Laguna. So, malapit na to, guys, sa boundary ng Muntinlupa at Laguna. Ayun, guys, 4:16 PM, narating na natin tong Pure Gold San Pedro. So, Laguna area na to. Pure Gold San Pedro. So, dire-diretso lang tayo para makarating sa Pansol, kung saan tayo mag-outing or reunion with college friends and classmates. Ang traffic, guys. Sana sa parteng unahan hindi na traffic, kasi wala pa kaming kalahati. Wala pang kalahati yung nalalakbay namin para makapunta ng Pansol.
Ayun guys, ginagawa pala yung kalsada dito. Kaya pala nagdulot ng sobrang traffic dun sa may likuran natin. So hindi ko alam kung bakit ginagawa. So baka mayroong mga ano na, may mga defects na yung kalsada kaya ginagawa. Meron kasi ibang kalsada na kahit maganda pa ginagawa na eh. Ayun guys no, 4:39 PM. Dito tayo sa may Binyan, Laguna. 4:39 PM. So meron pang ibang mga bayan bago yung Pantol after na itong Binyan, Laguna. So samahan nyo lang kami sa aming paglalakbay para makita nyo yung daan, kung paano yung daan papunta dito sa Pantol. Although dire-diretso lang naman siya, pero sa unahan kasi niyan, sa may parting Kalamba, meron yan yung magsasanga na pagpapunta ka ng Quezon at pagpunta ka ng Pantol. So magkaiba na yung daan na yun guys. So samahan nyo lang kami sa aming paglalakbay. So yun guys, 4:46 PM. Andito tayo ngayon sa Santa Rosa, Laguna. Yung nasa kanan natin, Robinson Santa Rosa. Tapos yung sa unahan natin, SM Santa Rosa, dito sa may Laguna. So medyo traffic guys. So hindi ko pa alam kung anong oras tayo makakarating ng Pantol kasi ang traffic. Ayun guys, andito na nga tayo ngayon sa SM Santa Rosa. Yan, sa ating kanan, SM Santa Rosa. Dito rin yung madalas na traffic guys, dun sa stoplight sa unahan. At ayun guys, nakalagpas na nga tayo sa SM Santa Rosa kung saan ang traffic. So hopefully tuloy-tuloy na itong maluwag na daloy ng traffic ko magmula dito hanggang sa ating patutunguhan. So ayan, nag-stoplight lang saglit. Hinto lang muna tayo saglit. Ayan guys no, itong mga gantong kalsada, napakadulas niyan. Lalo na sa mga motorcycle, yung mga ganyang kalsada oh. Ang daming ganyang kalsada natin nadaanan kanina. At baka madami pang ganyang kalsada din ang madaanan natin diyan sa mga unahan. So kaya hindi tayo makapag mabilis magpatakbo kasi baka biglang bumulaga sa atin yung ganyang klase ng kalsada. Mahirap na, baka sumemplang tayo. Okay guys, 5:06 PM. Andito tayo ngayon sa Cabuyao, Laguna. So yung next na bayan na ito is Kalamba, Laguna. So kalagayan ng traffic, medyo traffic pa rin, pero kahit pa paano umuusad naman. Ayan, katulad sa unahan, magiging traffic na naman. Nakikita ko na. So yun guys, suminto muna kami dito sa Andox para bumili ng kanilang Doquito Burger. So papunta na ulit tayo dun sa may Pantol. According sa Google Map, meron pa tayong 10 kilometro na lalakbayin bago mapuntahan ng Pantol. Ayan, nandito pa rin, nandito pa lang tayo sa may signage ng I Love Pulo. Kitang-kita na siya magmula dito yung bundok sa ating unahan. Ayun guys, andito na nga tayo ngayon sa Kalamba. So ang direction na patutunguhan natin is dito sa kaliwa, pero one way to, one way itong kalsada na to sa ating kaliwa, so bawal pumunta dun. Kaya diretso muna tayo tapos saka tayo liliko para makapunta tayo sa kalsada na yon.
Ayan, so kakaliwa na tayo dito ngayon, guys. Kapag dinire-diretso mo yan, guys, sa kanan, yan naman yung papunta ng Quezon. Ayan, dito tayo ngayon sa SM Calamba. So kakaliwa na tayo ngayon dito. Papuntang Quezon yun, yung diretso doon. Quezon. Oo. Dito na naghihiwalay yun, guys. Yung papuntang Quezon tsaka papuntang Pansol. Dito na naghihiwalay yung daan. So kakanan na tayo dito. So ayun, nabaybay na natin tong kalsada na tinuturo ko kanina. So konting minuto na lang, guys, at mararating na natin ang Pansol, ang ating pag-outingan. Ayun, guys, at malapit na nga tayo. So nasa 1 kilometro na lang tayo para makapunta dun sa resort na ating pag-outingan. Napaka-traffic, guys. Inabot tayo ng mga approximately 3 hours. Grabing traffic. Eh, samantalang ito, kaya ito ng isang kalahating oras lang eh. Nakakainis bumiyahe ng gantong mga panahon. Ng gantong oras. Napaka-traffic. Andito rin. Ito yung simbahan ng Katolika na sasabi niya. Ayun, guys, nakapasok na kami dito sa may Resurrection Street dito sa Pansol. So hanapin na lang namin yung mismong resort kung saan. Dream Wave. 300 meters daw eh, nakalagay. Anong sabi? Intersection daw, tapos dito kakaliwa. So kakaliwa dito. Dito kami, babe. Saan parte? Dito mismo. Dito mismo. Dream Wave 100 meters. Dream Wave. Public, sir? Ha? Public? Private, kuya. Thank you. Dito kakaliwa. Dream Wave Resort, Pansol. This way. Laman po. Ayun o, yung nakalagay dun. Dream Wave. Nakabuko na po. Thank you. Thank you. Ito ba? So, ayun, guys. Ibang resort yung napuntahan natin. Dreamscape pala yung pupuntahan naming resort. Ang napuntahan namin, Dream Wave. So babalik kami. Alam mo kasing Dreamscape mga idol is yung sa mga movie. Saka babalik. Saka babalik. Ayun. Saan? Saan nga yun? Dito kayo kaya 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 kaya. Dreamscape pala, kuya. Oo. Ito pala yun. Okay, thank you.
Ito pala. Nagkalit one guys. Dream Wave at Dreamscape. Ano pa? Yung gate na kulay dilaw na eh. Sige po. Thank you. Gawa ko na kayo pa kanina. Thank you po. Thank you po. Yung gate daw na kulay dilaw, ayun. Dreamscape. Dito ba? Ayun. Oh my God! Sana all! Sana all! Hello po! Hello po! Ano yan? Hi guys! So yun guys, andito na kami. Hoy! So, bye na muna.